Oo, sige. Kahit ikaw, ha? May asawa ka na, anak. Palagi ka makikinig sa kanya. Tawagan mo din ako palagi pag may hindi ka alam. Bilin din ito na naluluha na rin. Umupo agad siya sa salas nang dumating sila sa bahay ni Ace. Ang mga maleta niya ay nasa tabi lang niya. Ang lalaki naman ay agad na pumasok sa kusina nang dumating sila. Tulala siyang nakatingin sa halamang nakapatong sa center table. Pakiramdam niya ay said na said ang kanyang enerhiya and her brain felt frozen. Napakislot siya nang tumikim si Ace. Nakatayo na pala ito sa tabi niya at may dala itong palangganang maliit. Kaya napakunot-noo siyang tumingin dito. Umisod siya dahil mukhang uupo ito sa tabi niya. Nilapag nito ang dala sa may center table at nakita niya ang laman nitong ice pack. Talikod ka. Utos, sabi nito sa kanya, kaya napamaang siya dito. Ha? Takang tanong niya pero pinihit na nito ang kanyang balikat para makatalikod siya dito. Bakit? Tanong niya. Naramdaman niyang sininop nito ang kanyang mahabang buhok sa likod. Nagsimula tuloy magwala ang tibok ng kanyang puso. Sinusuklay nito ng daliri ang kanyang buhok habang sinisinop iyon sa likod. Saka nito iyon tinalian. Parang gumaan ang kanyang pakaramdam sa ginawa nito. Oh, harap ka na. Sabi nito ulit. Pero napatawa ito nang mabistahan ang kanyang itsura. Nagsalubong ang kanyang kilay at napahaplos sa buhok. Ramdam ng kamay niya ang magulong pagkakatali nito kaya napatawa na din siya. Kailangan pa ng maraming practice para ma-perfect. Sabi nito na inipit pa sa tenga niya ang hindi nito nakuhang buhok. Siguro kahit na iyon na ang pinakapangit na ayos ng buhok niya ay yun at yun pa rin ang kanyang pipiliing ayos. Dinampot nito ang ice pack at saka siya tinitigan. Kailangan na natin gamutin ang pisngi mo dahil baka mangitim na yan. Sabi nito na pinakita pa sa kanya ang ice pack. Ang lakas ng kabog ng kanyang dibdib nang lumapit pang lalo ito sa kanya. Napapikit siya nang idadampi na nito ang ice pack. Ouch! Daing niya nang lumapat ang ice pack sa mukha. Nailayo pa niya ang mukha dito at napahaplos pa siya doon. Nahandahan naman? Reklamo niyang sabi dito. Nakita niya ang paglambot ng itsura nito habang lukot ang mukha niyang dinadama ang pisngeng dinampian nito ng ice pack kasabay ng pagbaba ng tingin nito sa kanyang braso. Kaya nasundan niya ng tingin kung saan ito nakatingin. Nakita niyang lalong umigting ang panga ng lalaki. Come on, gamutin na natin ang mga iyan. Kasya pa siguro itong ointment para sa mga iyan. Inginuso nito ang panibagong pasaniya sa braso. Naalala niyang bumili pala ito kahapon ng mga gamot na ipinanggamot din niya sa mga pasa at galos niya sa katawan na gawa din ito. Hindi naman iyon madami pero ginamot pa rin ito iyon kahapon. Tumungo na lang siya saka umisod papalapit dito. Panay ang ihip niya ng hangin pag nakakaramdam siya ng hapdi sa ginagawa nito pero tinitiis niya. Nakita niya seryoso nitong mukha habang ginagamot siya pero sa tuwing napapangiwi siya ay umiigting ang panga nito na parabang galit. Pati ang braso niyang may pasa ay nilapatan din ito ng yelo saka siya pinahira ng ointment pagkatapos. Dumapa ka. Seryoso nitong utos sa kanya. Ha? Naguguluhang naiangat niya ang mukha dito. Dapa. Taas ang kilay na ulit nito. Bakit? Nagtataka ulit niyang tanong. Gamutin natin yung galos mo sa likod mo. Sabi nito. Napaawang ang kanyang labi na parabang may gusto siyang sabihin pero parabang nakalimutan niya kaya napatitig na lang siya sa mukha nito. Don't stare at me like that, Monique. Come on, para matapos na tayo. He said as if he was getting bored. Mabilis naman niyang naipilig ang ulo. Hindi na, okay na yun. Tanggi na lang niya. Eh kasi sa may iba bang bewang niya iyon. Nasugat siguro nung hinila nito ang pajama at panloob niya. Just do what I've said, Monique. Parang pagod na sabi nito sa kanya. Napatingin siya sa sofa. Dito na ba? Naiilang niyang tanong dito. Kumunot ang noon nito.
Bakit? Hindi ka ba komportable dito? Tara, sa kwarto na lang. Sabi nito at saka parang tatayo na. Saglit. Mabilis naman niyang pinigilan ito sa kamay pero parang napapasong agad na binitiwan niya ulit ang mga iyon. Dito na lang. Sabi niya at saka na umayos. Tinipon niya ang dalawang pilo para may sandalan ng kanyang muka at saka na niya inayos ang sarili para dumapa. Tahimik namang naglakad ito papunta sa bandang bewang niya. Naramdaman niyang malamig na hangin na dumampi sa balat niya nang itinaas nito ang laylayan ng kanyang suot na t-shirt. Ipababa ko ng konti itong garter ng suot mo ha? Paalam nito kaya tumango na lang siya. Pero pakiramdam niya ay parang may naghahabol ang kabayo sa kanyang dibdib at naglili parang paru-paro sa kanyang tiyan. Napapikit siya nang dumapo ang daliri nito kung saan mayroon siyang galos. Masakit pa ba mga ito? Mahina nitong tanong sa kanya. There was something on his voice that she couldn't name it. She sighed. Hindi naman na. She murmured. Are you still uncomfortable until now? Are you still, you know? Halatang nahihirapan itong bigkasin kung ano talaga ang gusto nitong itanong sa kanya. Namula naman ang kanyang mukha dahil alam niyang ang tinutukoy nito ay, "You mean, sir?" Mahina niyang tanong dito. Hindi ito sumagot kaya inakala na lang niya na iyon nga ang gusto nitong malaman. A little bit. Pero ang totoo niyan, pinipilit niya lang gumalaw ng maayos. Pangit naman kung para siyang patok kung maglakad. Masakit pa rin ang buo niyang katawan. Halos nga ayaw niyang bumangon kaninang umaga pero gutom na gutom lang kasi siya. Ang mga bakas nito sa katawan niya ay hindi pa rin nawawala. Ang dami niyang hayki sa bandang dibdib niya at pakaramdam niya ay nilamog nito iyon ng husto. Alam niyang nakita iyon ng lalaki noong pinaliguan siya nito. Sobrang pula ng kanyang mukha noong makita niya ang mga iyon. Inalalayan siya nitong makaupo nang matapos siya nitong pahiran ng ointment sa likod. Napatingin siya dito nang ginagap nito ang kanyang mga palad. Promise, ito na ang huling beses na may mananakit sa'yo at gagawin ko ang lahat para maprotektahan ka. Sabi nito na titig sa kanyang mga mata. Pilit niyang umiti dito. Ano yan? Awa? Biro niyang tanong dito. Yun kasi ang nakikita niya sa mga mata nito. Napatingin ito sa kanyang kamay na hawak-hawak nito. Saka ito huminga ng malalim. Hindi ko alam. Siguro nagagalit ako dahil ako ang isa sa mga naglagay ng mga iyan sa'yo. Tapos dinagdagan pa ng ama mo. Ini-imagine ko pa lang ang malambot na balat na ito na madapuan ng mararahas ng kamay. Parang gusto ko nang sumabog. Ano na lang ang laban ng napakalambot na babae sa lakas namin mga lalaki. Kung tutuusin nga kaya kong baliin ang mga buto mo gamit lang ang kamay ko. Kaya sobrang galit ang nararamdaman ko sa sarili ko. Sabi nito habang nakatingin pa rin sa mga daliri niyang nilalaro-laro nito. Kinuha din niya ang kamay nito at pinagparehas ang kanilang mga daliri. Halos kalahati lang ang haba ng sa kanya sa mga daliri nito pero napansin niya na medyo magaspang iyon kaya napahaplos siya doon. Pwedeng pangkamot ha? Biro niya para matanggal ang kaseryosuhan sa pagitan nila. Magaspang ba? Gumuhit ang ngiti sa labi nito habang nakatingin sa palad nitong kinakapakapapa niya ang kalyo nito doon. Hindi niya mapigilang mapahagikik. Nag-uopisina ka pero ang gaspang ng kamay mo. Tukso niya. Ang luwang kasi ng bakura nitong bahay eh. Siyempre sa kawawalis ko tuwing umaga. Kaya yan. Paliwanag naman ito. Ba't hindi ka kumukuha ng katulong mo? Tanong naman niya. Ba't pa ako kukuha? Eh sanay naman ako sa mga ganyang gawain. Sabi nito at saka ang palad naman niya ang pinalahad nito. Eh ito, anong alam gawin nito? Tuksong tanong naman ito sa kanya. Napangiwi siya sa tanong nito. Nandiyan naman kasi si Yaya nagagawa para sa akin. Pagdadahilan niya agad. Tumawa ito ng mahina. Paano yan? Wala na si Yaya mo. Tanong nito na parabang tinatantya nito magiging sagot niya. Ituturuan mo naman ako, di ba?
Parang nagmamakaawa siyang tumingin sa mukha nito. Ang tanong, willing ka ba? Tanong naman nito uli na para bang pinipigil nitong mapangiti. Napakamot siya sa kanyang ulo. Okay lang ba sa iyo na turuan ako? Tumawa naman ito. May magagawa pa ba ako? Biro naman ito. Napabuntong hininga siya. Gagawin ko ang lahat para matuto. At saka no choice naman ako dahil pinalayas na ako ni Daddy. Nakayuko niyang sabi. Narinig niya ang pagbuntong hininga nito. Sorry, dahil sa nangyari, nagkagulo pa kayong mag-ama. Don't worry, gagawin ko ang lahat para matanggap tayo ng Daddy mo. Pangako naman ito sa kanya. Salamat, Ace. Ginagap nito ang kanyang palad. Ako ang dapat na humingi ng pasalamat sa iyo dahil sa pag-intindi mo sa nagawa ko. Dapat nga inaani ko pa ang galit mo ngayon, pero mas pinili mong intindihin ang nangyari. Nakita niya ang lungkot sa mga mata nito. Mas lalo ako nagagalit sa sarili ko sa nangyari, sa mga nag-drugs sa akin, because no one should experience such a mess. Hinawakan niya ang kamay nito. Kalimutan na natin ang nangyari. Let's move on. Dahil kahit na anong gawin natin, hindi na natin maibabalik ang lahat. Ang gawin natin ngayon ay kung paano natin gawing tama ang lahat. Sabi niya dito. Basta huwag mo lang akong palayasin ha. Wala akong pupuntahan. Alam mo namang itinakwil na ako. Pilit niyang pinapasigla ang boses. Kahit naman hindi ka niya palayasin eh, talagang aalis ka naman na doon dahil nga asawa na kita, diba? Sabi naman nito. Parang kinilig siya sa sinabi nito pero pinigil niya ang sarili. Asawa. Napahagikik siya sa loob-loob ng kanyang isip. Ayos lang ba sa'yo na dito tayo tumira? Maliit lang ang bahay ko, walang katulong. Pero kung gusto mo ng mas malaking bahay, hahanap ako. Sabi nito. Napangiti naman siya. Gusto ko na dito. At least, makikita mo agad kung may tao o wala. Pag malaki kasi, para kang nilalamon ng katahimikan pag wala kang kasama. Sabi naman niya. Napangiti naman ito sa sinabi niya. Pero sabihin mo lang kung gusto mo nang lumipat tayo sa mas malaking bahay. Dito naman, pwede mong gawin lahat ng gusto mo. Magdagdag ka ng gamit kahit na hindi mo na ipaalam sa akin. Ayos lang, bahay mo na to. Parang may humaplos sa kanyang puso sa sinabi nito. Salamat, Ace. Tara na, medyo malalim na ang gabi. Ipasok na natin sa kwarto mga gamit mo. Sabi nito at saka na tumayo. Bigla siyang kinabahan sa sinabi nito. Kwarto? Sa kwarto ba nito? Pipiniyang tanong pero sumunod pa rin siya dito. Lalong kumakabog ang kanyang dibdib ng pihiti nito ang doorknob ng kwarto nito. Naginit ang kanyang pisngi pero sumunod pa rin siyang pumasok. Lumingaw nito sa kanya. Bukas na natin ayusin ang mga ito. Mauna ka nang gumamit ng banyo. May tatawagan lang ako. Sabi nito at saka siya iniwan ulit. Nailibat niya ulit ang tingin sa loob noon. Mas malaki ang kama nito kumpara sa kabilang kwarto at halatang kwarto ng lalaki dahil gray, white and black lang ang makikita mong kulay sa loob. Bantulot siyang lumapit sa cabinet nito at tumingin siya ng t-shirt at boxer nito. Hindi naman siguro siya magagalit, sabi niya sa isip. Tinatamad na kasi siyang mangalkal sa maleta niya kaya okay lang naman siguro na damit na muna nitong isuot niya. Nasasanay ka na sa damit niya ha? Tukso niya sa sarili. Mabilis siyang pumasok sa banyo at naghugas. Dahil nakapaglagay na sila ng ointment sa kanyang katawan kaya hindi na siya naligo. Langya bro, kahapon mo lang ibinigay sa amin ang kasong ito tapos gusto mo agad ng result? Reklamo ni Marco nang tawagin niya ito at tinatanong kung ano na ang resulta ng pinaimbestigahan niya. Huwag mong sabihin sa akin na wala ka nakuhang kahit na ano. Inis niyang tanong. Kayong magkakaibigan, parang gusto ko nang magsisi kung bakit ko kayo nakilala eh. Reklamo nito. Well, I just got the basic information about them. Pero hindi ko muna ibibigay sa iyo ang mga details na nakalap namin. Dahil parang may nahuhukay kami na iba sa imbestigasyon namin. Sabi ni Marco. Then, kailan mo ako bibigyan ng matinong sagot?
naiinip niya ang tanong dito. As soon as possible, Ace. You know me, pare. Sagot naman ang nasa kabilang linya. Napabuntong hininga siya. Kailangan magbayad ng kung sino man na nag-drugs sa kanya ng gabing iyon. Galit siya. Galit na galit. And he'd never felt this anger in his whole life. Ngayon lang, he couldn't accept the truth that he was like his father na ginahasa nito ang kanyang ina kaya siya nabuhay sa mundo. Galit siya sa mga katulad nito kaya galit na galit siya sa mga nag-drugs sa kanya ng gabing iyon. Naalala pa lang niyang itsura ni Monique nang umagang nagising sila ay parang gusto na niyang pumatay ng tao. Ang pag-agos ng mga luha nito. Parang pinipiga ang kanyang puso. Ang mga pasa nito sa braso. Hita nito na halatang nanlaban nito sa kanya. Ang mga galos nito sa katawan na ang hula niya ay dahil sa mga pinagpupunit niyang suot nito ng gabing iyon. Dahil nagkalat iyon sa loob ng kanyang sasakyan. Ang mga bakas niya sa balat nito. Naipikit niya ang mga mata. Hindi ako kagaya ng ama ko. Tumaas baba ang kanyang dibdib dahil sa emosyon. Hindi mo ako kagaya. Bulong niya. A soft pat on shoulder woke Monique in the next morning. Hey baby wife, you need to get up. Di ba may pasok ka ngayon sa school mo? She heard Ace's voice but she thought she was still dreaming. She groaned and pulled the blanket and covered it up to her head. Pero hinila nito iyon kaya naalis din sa pagkakatalakbong sa kanya. Inaantok pa ako eh. Maktol niya na tinakpan ang una ng mukha. Hindi ka pa ba papasok? Tanong naman ang tinig. Kaya parang pinoproseso iyon ng natutulog pa niyang diwa. She opened her eyes and was greeted by her husband's handsome face. Naipikit-pikit pa niya ang mata habang nakatingin dito. Umupo ito sa gilid ng kama sa tabi niya at hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkailang nang titigan siya nito sa mukha. Kaya mo na bang pumasok? Masuyong tanong nito. Parang doon na tuluyang nagising ang kanyang diwa. Napainat siya sa tanong nito para mapakiramdaman ang sarili. I feel better now. Sagot naman niya na nakatakip sa kanyang bibig. He frowned. Why are you covering your mouth? He asked. She pouted. Parang hindi naman ito alam na panis ang laway pagbagong gising. Hindi pa kaya ako nakakapag-toothbrush? Sabi naman niya na dinalawang palad ang takip ng kanyang bibig. Tumawa naman ito. I've already smelled that when I woke up, Monique. Sabi nito na ikinapulan ng mukha niya. Dito din ba siya natulog? Gulat na tanong niya sa isip. Come on, get up. Malimig na yung pagkain natin. Hinawakan nito ang dalawa niyang braso para makabangon na siya. Dito ka natulog? Tanong niya na nakakunot ang noo. Uy, saglit lang, kaya ko na. Tanggi pa niya pero naibangon na siya nito. Where should I sleep? Eh dito ang kwarto ko. Salubong ang kilay nitong tanong sa kanya. Mamaya ka na maligo pagkatapos natin kumain. Hinila nito ang kumot na nakabalot sa kanya. Alam niyang pinasadahan siya ng tingin nito kaya nahihiya naman siyang tumingin dito dahil damit nito ang kanyang suot. Pasensya na, tinatamad na kasi akong mangalkal kagabi sa maleta ko kaya sa damitan mo muna ako kumuha. Paliwanag niya. Hindi ito nagsalita but he went behind her and gently pushed her so they could get out of the room. Saglit, hindi pa ako nakakapag-toothbrush. Pigil niya dito. Magmumug ka na lang sa kusina mamaya. He said while still pushing her. Napasimangot siya pero may naramdaman siyang kilig. It was as if he was caressing her heart for what he was doing. Parang ang sweet lang kasi. He acted as if there was nothing happened this past few days, which is good. They can't really move on if they always dwell on that. Are you feeling better now? Tanong nito na nasa likod pa rin niya. Ipinaghila siya nito ng upuan. Malamig na yata ang gatas mo. Sabi nito na dinaba pa ang basong may nakatimplang gatas.
Salamat pero hindi naman ako umiinom ng gatas eh. Sana ang kape na lang. Sabi niya habang pinapanood ang ginagawa nito. Kinuha nito ang lalagyan ng sinangag na kanin at nilagyan nito ang kanyang plato. Naglagay pa ito ng sunny side up egg at ham. Ace, tama na. Ang dami na niyan. Hinawakan niyang braso nito para pigilan ito. Kukunti pa niya na. Wala pa yan sa 1/4 ng kinakain ko. Nagdagdag pa ulit ito ng isang slice ng ham. Hindi naman na iyon nakapagtataka. Sa laki ba naman kasi nitong tao? Ang ganda pa ng katawan. Kukuha nilang ako mamaya pag naubos ko na. Pigil niya ulit ng akmang may ilalagay na naman ito sa kanyang plato. Mula ngayon, damihan mong kumain at saka agahan mong gumising at magbilad ka kahit kunti lang sa araw. Namumutla ang balat mo. Parang mas maputi ka pa sa gatas eh. Sermon ito sa kanya na napatingin pa sa kanyang braso. At saka, samahan mo na din ang exercise para naman tumigas ng konti ang katawan mo dahil parang bulak. Mahinang sabi nito kaya napahaplos siya sa braso at sinuri iyon. Napaingos naman siya. Ito kaya ang hinahangaan ng mga kaklasiko. Sabi naman niya. Pailalim siyang tinignan nito. Sino mga kaklase yan? Seryoso nitong tanong. Yung mga kaklasiko. Sabi niya at sinimula ng sumubo ng pagkain. Inilagay nito sa plato niya. Lalaki ba o babae? Tanong ulit nito. Ang sarap naman itong fried rice. Napapikit siya habang ninanamnam ang kanin. I'm asking you, Monique. Mga lalaki ba o babae? Rinig niyang tanong ulit nito pero busy ang kanyang utak. Most of them are boys. Baliwala niyang sagot saka sumubo ulit. Ang sarap. Napatigil siya sa pagnguya nang marinig ang mahina nitong pagmumura. From now on, change your last name so they know that you are already married. Napatingin siya dito dahil sa sinabi nito. Kailangan ko na bang gawin yun? Nagtataka niyang tanong. Nagtaka siya dahil seryoso na naman ang mukha nito. You should. Kasal na tayo, di ba? Dapat lang na palitan mo na. Madilim pa rin ang mukha nito. Napakamot naman siya sa kanyang kilay. Malapit na ang end of school year. Pwedeng next year ko na palitan. Baka madami pang kailangang ayusin eh. Sabi naman niya. Bumaba ang tingin nito sa kamay niyang may singsing kaya napatingin siya doon. But I will not take this off. Sabi niya na tinaas pa iyon at pinasigla pa ang boses. He just sighed and stared. Their eyes met and she tried to read what was on his mind but she couldn't figure out what was inside it. I don't want to see any monkey hitting you around. Seryosong sabi nito. Her lips parted but her heart beats like a drum. He sounds like a jealous husband. Don't look at me like that, Monique. Hindi kita pagbabawalan sa mga bagay na gusto mo. Hindi porke kasal ka sa akin ay itatali na kita dito. Susuportahan kita sa abot ng aking makakaya. Pero hindi sa mga bagay na may kinalaman sa ibang lalaki. Seryoso ang mukha nito habang sinasabi ang mga iyon. Para siyang namamalikmatang nakatitig lang sa mukha nito. I'm serious, Monique. Hindi niya alam kung paano ba siya magre-react sa mga sinasabi nito nang hindi siya nagmumukhang kinikilig. Tumikim siya at pinipigil ang sarili na mapangiti. Hindi naman ako malapit sa kanila. Dati nga binubuli-buli lang ako nung mga yun. Sabi niya saka sumubo ulit. Ang sarap nitong kanin. Pambabaliwala niya sa nararamdamang pagkailang. May boyfriend ka ba? Diretsong tanong nito kaya nagkanda samid-samid siya. Mabilis siyang tumayo para magtungo sa lababo dahil naibugan niya ang kanin na kanyang isinubo. Buti na lang at natakpan pa niya agad ang bibig niya bago niya ito naibuga. Mabilis niyang binuksan ang gripo. Ayos ka lang? Tanong nito na tinatapik-tapik ang kanyang likod. Sumingas-singas siya dahil pakiramdam niya ay may pumasok na kanin sa kanyang ilong. Ayos na ako. Sabi niya na hinaplos pa ang mukha para kahit papaano ay matuyo iyon. Napahilamos na kasi siya ng tubig dahil
kumalat sa bibig niya ang kanin na galing sa bibig niya dahil sa pagkakatakip niya doon. Pinihit siya nito paharap at mismong ang laylayan ng damit nito ang ipinampunas nito sa kanyang mukha. Saglit, mababasa ang damit mo. Pigil niya pero patuloy na ito sa paghila sa kanya. Kaya hindi sinasadyang napahawak siya banda sa tiyan nito para hindi sana siya tuluyang masubsob sa dibdib nito. Naginit ang kanyang pisngi. Damang-daman niya ang mga bukol nito doon, lalo na at walang telang nakapagitan sa mga palad niya dahil nakataas ang laylayan ng damit nito. Natigilan din ito at napatitig sa kanyang mukha. Ang lapit-lapit na pala nila. Natahimik silang pareho habang magkaugnay ang kanilang mga mata. Ang ininang tibok ng kanyang puso. Ito ang unang nakabawi. "I think you need to finish your food and take a shower," he said. He even wrinkled his nose. Nanliit ang kanyang mata and she sniffed herself. "Do I smell?" ilang niyang tanong dito. Tumawa ito na parabang natutuwa na makita siyang nailang bigla. Kaya mas lalo siyang nailang at lumayo dito. "Hindi na kasi ako nakaligo kagabi dahil nakapaglagay ka na ng ointment." Napayuko siya ng ulo dahil sa hiya. Narinig niya ulit na nagpipigil itong matawa kaya napatingin ulit siya sa mukha nito. Napasimangot siya nang makitang ang mukha nitong pilit na pinapaseryoso pero kumikislap naman ang mata sa kalokohan. Inirapan niya ito at saka tinalikuran. "Oh, saan ka pupunta?" Laging niyang tawag nito sa kanya. "Maliligo na po. Kakahiya naman kasi sa inyo." Sabi niya na hindi na ito nililingon. Diretso siyang pumasok sa kwarto. Pagkasara niya ng pinto ay inamoy niya ulit ang sarili. "Hindi naman ako mabaho ah." Sabi niya na panay pa rin ang amoy sa sarili. Napakaslot siya nang marinig ang katok nito. "Baby wife, tapusin mo munang kinakain mo." Tawag nito na nasa labas ng pintuan. "Ewan ko sayo." Bulong niya. "Baby wife, hindi ka mabaho. Binibiro lang kita." "Paano yan? Nagpapaimbestiga pala si Guevara sa nangyari noong birthday party mo?" Tanong ni Carlo habang humihit-hit ng sigarilyo kay Lira. Nakasandal ito sa headboard ng kama at siya naman ay nakahiga habang nakayakap sa bewang nito. Kapwa pa rin silang huba dahil katatapos lang na mainit nilang pagtatalik. "Kuwan mo ng paraan para mailigaw sila," sabi naman ni Lira habang dinadama ang matigas nitong kalamnan. "Ang problema niyan, baka mas lumalim pa ang pag-iimbestiga nila at may makalkal sila sa mga transaksyon natin. Malalagay sa alanganin ng grupo at malaki ang perang mawawala sa atin. Kaya dapat na matigil na sila." Frustrated na sabi ni Carlo. Bumangon naman si Lira at sumandal din sa headboard. Hindi na siya nag-abalang takpan ng kanyang dibdib. Inagaw niya ang hinihit-hit nitong sigarilyo. Hinit-hit niya iyon at saka nagbuga ng usok. Parang nakita niya ang itsura ng kapatid sa usok ng kanyang binuga. May gumuhit ng ngiti sa kanyang mapupulang mga labi. "Ilang tad mo ang mga nagpainom sa kanya ng drugs ng gabing iyon at palabasin mo na ang kapatid ko ang may pakana ng lahat para matigil na sila." Mabilis na pumasok sa kusina si Ace nang marinig ang kalampagan ng mga gamit sa kusina na parabang may nalaglag. Kinabahan siya nang bumungad sa kanya na mausok ang loob ng bahay. "Monique?" tawag niya sa asawa. Dali-dali siyang pumasok sa kusina kung saan ang galing ang usok. Mumulaga sa kanya ang magulong kusina. Naghalo-halo ang gamit, gulay at kung ano-ano pa sa mesa. Habang si Monique ay nakatayo naman sa may lababo. "What happened? Bakit parang binagyo yata tayo?" tanong niya habang papalapit dito. Napatigil siya nang muntik niyang maapakan ang takip ng kaserola. Pinulot niya iyon. Ano nangyari dyan?" Mabilis niyang inaho ng kamay nitong nakababad sa palanggana dahil kitang-kita ang pamumula nito doon. Napatingin ito sa kanya kaya kitang-kita niya ang pangingilid ng luha nito. "Ibabad mo muna sa tubig. Ang hapdi pag naaalis dyan eh,"
Naiiyak na sabi nito kaya napamura siya ulit. Wait me here, may kukunin lang ako. Sabi niya na mabilis na itong iniwan. Mabilis siyang pumasok sa loob ng kwarto at hinagilap ang medicine kit nila at dali-dali niya uling binalikan si Monique sa kusina. May naapakan pa siyang basa sa sahig pero hindi na lang niya iyon pinansin. Come here. Maingat niyang inaho ng kamay nito na nakababalt sa tubig at dinampian iyon ng tuyong towel. Ouch! Mati! Naiiyak nitong daing. Ano ba kasing pinagagawa mo at napasok ka? Sermon niya dito habang pinaghihilan niya ito ng upuan. He also pulled out a chair for himself and placed it in front of her. Mati! A tears rolled down to her face. Huwag mong haplusin. Malalapnos ang balat mo niyan. Pigil niya sa kamay nitong mukhang hahaplos kung saan ito may paso. Mabilis niyang pinahid ang luha nito, saka kinuha niya ang kamay nitong may paso. Inihipan niya iyon para mapawi ng konti ang kirot at para matuyo din iyon ng maayos.